Huwag na huwag mo akong matatawag ng mama, sapagkat ikaw ay hindi ko anak. Teka sandali. Huwag niyong kalilimutan na naging mag-asawa kayo ng papa. Hanggang dun lamang ang kaugnayan natin sa isa't isa. Tandaan mo yan. Umalis ka na nga! Hindi kita kailangan dito! Teka sandali. Ano? Ano? Ba't ikaw pang umalis? Baka natatakot ka lang na makita ko ng mga apo mo rito dahil sa baka malaman nilang... Subukan mo. Subukan mo lamang na magsalita ka. Alam mo talagang ikaw, hindi ka na natuto noon, hindi ka natuto ngayon, at kailanman na hindi ka matututo, at itong tatandaan mo. Maski kailan, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magawa mo yun. Tatandaan mo yan, ha? Hindi na ako bata. Mama, hindi mo na ako kailangang turuan. Marunong na ako ngayon. Nay, pagbibigyan ko lang ho si Lola. Doon na lang muna ho ako titira. Total, malapit lang naman ho dito ang asyenda. Makakadalaw pa rin ho ako sa inyo. Ikaw, kung kuyang bang gusto mo eh, kung diyan ka sasaya, sige. Pero Nay, sana huwag na masasama ang loob nyo. Ba't na masasama ang loob namin? Malaki ka na. Ikaw na talaga dapat ang mag-desisyon para sa sarili mo. Saka hindi ka nang mawawala, di ba? Lilipat ka lang naman ng tirahan. Basta, kahit saan ako tumira, kahit saan ako mapunta, Tay, kayo pa rin ang pamilya ko. Kayo pa rin ang nasa puso. Mahal na mahal ko kayo eh. Bola mo naman kami. Hindi ako nang bobola. Sige, ako mag-aayos dito. Pagluluto ko kayo ng saging. Marami pa akong sorpresa para sa inyo. Babalik ako. Cecil? Siya si Lola Consuelo. Ang lola natin. Kumusta ka na? Hindi ko alam kung Cecil din natatawag ko sa'yo. Ayoko dito. Bakit? Pero parang... Basta, hindi ko gustong tumira sa bahay na to. Pero ka
ayaw ko kayong paikutin. Maglaruan sa aking mga kamay. At ang sino gusto kong patayin, magagawa ko. Pati ikaw! Hindi na lang natin yung tayo na bumalik ko alaalin sa sasya. Tsaka nalang sabihin sa kanila. Kailangan malaman na Esperanza ang totoo. Ano ang totoo, Aling Stella? Ako ang dahilan kung bakit nagka-amnesia si Cecil. Naitula ko siya. Ho? Paano niyo nga nagawa yun? Hindi ko sinasadya, Esperanza. Nadat na kung nag-aaway sila ni Buboy. Nagwawala talaga si Cecil. Pinilit ko silang awatin, pero talagang galit na galit siya. Patawarin mo ko, Esperanza. Hindi ko kagustuhan na nangyari sa kapatid mo. Hindi ko maaaring ipahamak ang mga taong mahal ng anak ko. Bakit ito kailangan niya pang ilihim sa akin? Ako may kagustuhan ng Esperanza. Takot ako eh. Ayoko makulong ang ina eh. Esperanza, patawarin mo kami. Eh kung bakit naman kasi Mayor, inuwi mo si Cecil nang walang paalam kay Sandra? Alam ka ba? Kakampi ba kita kalaban? Mayor, kakampi niyo ako. Pero mali ako, ganun ba, Hagire? Ito, tatandaan mo. Wala akong maling ginawa. Lahat tama para sa sarili ko. Bueno, tapos na yan. Palagay ko hindi na magbabalik yung dating samahan ninyo ni Sandra. Pero Mayor, mag-ingat ka sa babaeng yan. Mapanganib yan. Vice? Luis, napasugod ka. Pinatatawag ko kayo sa munisipyo dahil merong emergency meeting ang sanggunian bayan. Sige, susunod ako. Sabihin mo sa kanilang nandiyan ako. Vice, meron ba kayong tinatago sa akin? Sasakyan ng Teo to, ha? Ba't nandito to? Alam mo, marami kang napapansin. Sa akin yun. Bakit? Sapat pala si Montejo. Niloko niya ako. Ginamit niya ako labang kay Raul nang hindi ko alam. Tay, tama lang yung ginawa niyang pag-resign sa kanya. Baka kung ano pang paggawa ng mga hype na yon. Ang problema, wala na naman akong trabaho. Huwag mong isipin yun, Luis. Makakaraos din tayo. Di bale, siguro papasadahin ko na lang yung chip ni Danilo. Maghirap tayo. Huwag lang natin itatay ang ating dangal. Yun lang ang natitira sa atin, Luis. Ang ating dignidad. Maagang nagigising si Doña Consuelo, kaya dapat maaga kang dumating. At ipaghanda mo siya ng kanyang almusal. Alam mo, ang gustong-gusto niya yung mainit na kape. Bahala ka na muna dito, ha? Oo. Sige, iwanan na kita. Sige, ho. Nay? Danilo. Nay, anong ginagawa niyo dito? Pumasok akong katulong dito. Nagpapasalamat nga ako at tinanggap ako ni Doña Consuelo, eh. Nay, bakit to? Gusto ko lang mapalapit sa'yo, anak. Para madalas pa rin tayo magkikita. At saka, wala na rin trabaho ang itay mo.
nila ako. Mayor, napasyal ka. Hayop ka! Ay palang ahas administrasyon ko! Matatanggal kita sa pwesto mo! Hindi mo magagawa yan. Wala kang pasyan! Tuta ka ni Montejo. At kailan naging krimen na maging kaibigan ng kalaban mo sa pulit ka? Ginamit ka niya sa kanyang kademonyohan! Bilang Vice Mayor, wala akong ginagawang katiwalian. Kaya hindi mo ako basta-basta matpatanggal sa pwesto. Kaya Mayor, humanda ka. Harapan na tayo magkalaban ngayon. Tanda mo yan. Tara! Maraming ahas na dito sa bayang to. Hindi mo na alam kung sinong kakampi mo o kaaway. Demonyong Aguirre na yan. Akala mo kung sinong mabait? Yun pala, halang din ang bituka. Tampon ni Montejo. Hay nako, humanda sa akin yung taong yan. Celia. Huwag kang mag-alala. Lahat ng may utang sa atin, magmula kay Montejo hanggang kay Esperanza, sisingiling ko. Pero kawawa ka, Mayor Estrella. Dito masusubukan ang kanyang political career. Talagang ahad lang ang lahat. Ni Vice! Yes, ang gagawin ni Vice! Oh, mga kaibigan! Total, political, ang ating pinag-uusapan, meron akong announcement. Doon aking anak, si Anton Montejo. Siya ang gagawin kong tagapagmana ng aking political career. Di ba? Ngayon, sa susunod eleksyon, mark my word! Magkakaroon tayo ng bagong mayor! Mayor Anton Montejo! Yes! Yes! Napasunod mo ako para palitan ang pangalan ko. Pero hanggang doon na lang, hindi ako susunod sa yapak mo. Madumi ng pangalan ko. Wala na akong balak pa para dumi ng pagkatao ko. Yan si Anton Montejo! Mahal sa ama! Temperamental! Pero mabait! Meron puso para sa mga mahirap, mapagmahal. Oh, hindi ba tuloy tayo? Susuportahan natin yan! Susuportahan natin! Yaka! Huh? Lahat ng gusto mo, binigay ko. Pagkatapos, hihiyay mo pa ako sa mga kaibigan ko. Kung ayaw mong mapahiya sa mga kaibigan mo, huwag mo nang ipakilala pa ang anak mo ako! Dahil... Marami na akong sakripisyo sa'yo, baka kala mo! Kung meron mang dapat na manumbat, ako yun! Dahil hindi lang pagkatao ko at pangalan ko, sinakripisyo ko, pati buhay ko! Talaga sinasagad mo ko? Gusto mo bang bawiin ko ang buhay mo na binigay ko? Ha? Montejo! Ayop ka! Wala sa tanahan ako! Ayop ka! Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na kami kasi habang buhay ko nakikita sinasaktan mo anak ko! Kasi habang buhay kami magdusa sa piling mo! Patayin mo na kami! Kayong dalawa, magpasalamat kayo at tinanggap ko kayong mag-ina ko. Kung hindi, matagal nang natupad ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung ang tama ang naging desisyon ko na sumama sa kanya. Hindi ko siya masikmura bilang ama, bilang tao. Pero yun ang dapat kong gawin. Hawak niya ang buhay ng nanay ko. Ang dangal limang Raul, pati si Cecil,
Anton, ikaw ang nakiusap na malinis ang pangalan ng itay para maibalik sa amin si Cecil. Naisip ko lang yan, Esperanza. Mapapalatag ng loob ko. Anton, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Kailan ka ba magbabalik? Kailan mo? Hi! Nag-iisa ka yata. Asan ang mga alipores mo? Wala, inutusan ko. Can I join you? Anong kailangan mo? Wala. I just wanted to say I'm sorry. Sana, kalimutan na lang natin yung away natin. Gusto ko, maging magkaibigan ulit tayo. Katulad ng dati. Friends? Doon pa inabili mo. Pero bakit hindi mo binanggit sa akin? Ikaw naman kasi eh. Wala ka ng ibang nasa isip kundi yung si Elena mo at si Anton mo. Nagtatampo na tuloy ako sa'yo. Ano naman, masyado kang selosa. Sometimes possessive. Oh my. Oh my! This is a wonderful place! Nice place! Pwede kang magpatayo dyan ng isang palasyo. Mataas. Para bang sa'yo ang daigdig. Para bang nasa langit. Namnamin mo ang pagkakataon na ang pakiramdam ay para kang nasa langit. Dahil hindi mo na maaabot yun. Oras na para magdasal ka sa Diyos mo, Joaquin. Sandrado ka ba? Ibaba mo yan, baka makalabit mo. Sa tingin mo, nakikipaglaro ako sa'yo? Magagawa mo bang patayin ako? Sige! Iputok mo! Sandra, alam ko hindi mo magagawa sa akin yan. Para sa pagiging traitor mo at sa pagbibigay mo kay Cecil, kay Consuelo. Siya nga pala. Para rin sa pananakit mo sa akin.
Amanos na tayo. Ha, 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 ha!